Yan, anak mo. Sobrang saya ko guys na nabili na ako ng phone. Kinala ko asawa ko. Second hand lang yan. And, guys. So, ayun guys. Good morning. Kamusta kayong lahat? Welcome sa aming channel. So, ayun guys. Sa mga bago dyan na nag-click ng video na to, ay sana mag-subscribe ka na sa channel ko. Channel namin and welcome sa family namin. Ayun guys. Please subscribe my YouTube channel and hit the bell for the notification para ma-notify kayo guys. Sa bawat upload namin na video. For now guys, ang makikita nyo lang talaga ay ako at saka si Jacob. Si Kuya Kurt ay nasa Pilipinas pa at kukunin pa lang namin. Si Daddy, si Mr. ay nasa Iceland, bumalik na ng Iceland. So for now, kami lang muna ni Jacob ang makikita nyo sa mga vlog. So, ayun, hopefully na makuha ko na yung panganay kong anak sa Pilipinas. Pero dahil sa pandemic, guys, ito na naman, ang hirap-hirap. Di namin alam kung kailan pwedeng bumiyay sa Pilipinas. Ayun, guys, ano ko lang. Kasi, kaya nagme-makeup na rin ako sa mga vlog ko. Kasi, merong nag-comment na ano ba yan? Sabi niya, losyang ka na, sobrang taba mo na, bakit ganyan ang itsura mo? Sabi niya, anong nangyari sa'yo? Kasi guys, Team Eclipse, mga ka-eclipse ko dyan. Kasi po, nung nagbablog talaga ako, nung kasalukuyan nung baby ko ay mga ilang months pa lang, as in, kailangan ko syempre, may duty ako sa anak ko, madaling araw natutulog. Alam mo yung mukha ko talagang wala na akong parang time sa sarili ko, tapos, mag-isa lang ako guys, unlike sa mga ibang baby dyan na may mga kasama sa bahay, mag-isa lang ako, 2 months pa lang ako guys sa pagka-cesarian, ay umalis na po yung asawa ko kasi nga kailangan niyang bumalik sa trabaho. So, nung nagbablog talaga ako, wala na akong pakialam kung ano ba kung wala akong makeup, basta makapag-vlog lang ako at makapag-upload ako kasi kailangan talaga ng mga monetized na channel na nag-upload ng video kahit pa isa-isa o ano, kaya kahit ano na lang guys basta makapag-upload ako. So pasensya na guys kung hindi kayo natuwa sa itsura ko. So ngayon guys, at least kahit pa paano si Jacob kasi maayos-ayos na si Jacob, na bibitaw ako na kapanood na siya ng TV mag-isa. So ayun, kaya ayan na kapag ano-ano na ako, nagpakulay pati ako ng hair yan. Nag-request ako sa asawa ko nung nandito. Sabi ko, gusto ko magpakulay ng buhok yung katulad ng dati. Tapos guys, yung kilay ko, ako lang nag-ayos niya na. Yung kilay ko, hindi ko alam kung tama ba. Hindi man pantay, kita mo mas malaki dito. Pero, ano yan? Ang tawag dito? Ano yan? Yung eyeliner. Tira mo, oh. Naganong ko kasi masyado. Mas makapal dito sa kabila. So, yung guys, hindi taga ako nagbablog sa ano, kasi, ayan. Magdilig tayo, nagsigilig ako ng mga tanim ko. Ito lang pinagkakaabalaan ko dito. Tanim. Yung manok. Yeah, may mga bulaklak na, may
mga bunga na yung kamatis ko at saka ano. Ngayon naman guys, ano ako, dalagyan ko ng tubig yung ano, yung manok ko. Yung manok. Uy! Gusto na naman sumama nito doon sa ano, sa manukan. Alam na. Excuse me, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, I will put water. Eat lang kayo, mga aking alaga. Ito guys, ang mga manok na yun, yung mga nagsisisiw. Nanganak, nag-itlog tapos naglilimlim. Parang native bubakon sa atin. Diba? Social, yun yung ginawa ng asawa kong kulungan, oh. Oh, diba? Simentado kasi. Wow! Dito kasi guys, nag-winter, nag-yelo. Oh, diba? Yan, yan. Ganyan. Ang kulungan dito, nalagyan ng parang dayami. Ito yung manok na to, laging nasunod sa akin yan. Hi, hello to my vlog. Say hi to my vlog. Hi to my vlog. Hello. Hi to my vlog. Lagi yung nasunod sa akin. Hi to my vlog. Hi. Hi. Hello. Hello. bali guys, ang manok ko, ang manok namin guys ay lima. Ilimang parang native, tapos limang yung nangingitlog lang siya, tapos iniiwan yung itlog. Parang yun yung lagi namin kinakain, Jacob. Wait. Yan, dito guys. Alam nyo kung bakit may gate, guys. Alam nyo kung bakit mga ka-eclipse. Kasi matatapang yan. Kawawa yung mga native. Malilit lang kasi sila. Ito malalaki. Kawawa sila. Kasi mga siga yung mga manok na yan. Ayan, dito sila nangingitlog. Kukunin ko. Alam mo kung hindi ako kung hindi ko niluluto, siguro naka isang tray na ako. Ayan, malalaki kasi siya, matatapang yan. Nung unang dating ayan dito, hinahabol kami ni Jacob, eh, saka nung asawa ko hinahabol, eh. Ngayon, natakot na yan sa asawa ko kasi, ano, binalibang ng, awan kung anong pinangbalibang, inano yan, hinaampas. Natakot na sila ngayon. Mababait na sila ngayon. Ah. Guys, yung ano, sila, pag nangitlog sila, guys, iniiwan nila yung itlog nila. Yan, pumunta na naman dito yung isa. Tamo, sumunod na naman dito yung isang manok. Ayan. Wait lang. Pakita natin, day. So, yun, guys. Yun. Nakita nyo yung mga ka-eclipse ang aking, ano, parang nasa probinsya lang ako, diba? Maganda dito sa kabila. Sa kabila, maraming mga tanim. Ito, nakiusap yung asawa ko doon sa may-ari, dito sa Matandan, ha. Baka pong pwedeng pagbilan kami ng lupa na ilang metro lang, agad taniman ko. Tapos magpapagawa ko ng parang kubo ba, upuan, parang fresh doon. Kasi maraming, ano, maraming halaman. Hey, bumalik na kayo. Papabalikin ko na itong malilit kasi hindi na naman ito makakain ng ano, tama kapag ano, pag hindi ko sinara itong pinto. Habulin na yan, tinan mo. Sumusunod, oh. Tinan mo. Para siyang tao. Di ba, Jacob? Uy! Tama mo, ang puno, oh. Yan. Di ba? Saka dito, guys, yung kulungan na yan. Tinan mo. Maahama ang mga manok ko dito. Saka, guys, ano, kahit anong tawag doon, kahit may kulungan kami ng manok dito, diba karami yung ibang mabaho? Ito hindi kasi nililinisan ko siya. Binubuhusan ko ng tubig. Kaya wala siyang amoy. Mga amo ng mga manok. Bye! See you later. Takot ngayon si ano, si Sophia sa akin, yung asong maliit. Kasi pinagilitan ko, pinalo ko yung uso. Kasi guys, yung chinelas ni Mister, kinagat tapos sinira yung dalawang aso. Ngayon, yung itong chinelas kong pula, tinangay na naman. Tinangay na naman niya. Yung likat na aso na yan. Tamo, takot na takot siya. Napagalitan ko eh. Napalo. Ha, pagod.
Alam ko bakit hindi naman mapagod mag ano mag yung sa tanim, mag ano magdilig, hindi naman mapagod mag bigay ng mga pagkain sa manok. Mapagod kasi buot-buot kasi Jacob. Ayaw niyang mag ano, ayaw niyang magpababa, guys. Ayaw niyang magpababa kasi gusto niya laging sumama dun sa manukan. Gusto niya makita yung mga manok. Ay nako. Lagay ko tong ano. Tangko. Ito guys yung ano na mesa. Ha? Mama. What do you want, Jacob? What do you want? So yun guys, nandito tayo ngayon sa ano, sa bodega. So papakita ko sa inyo yung aking kaunaw ng sasakyan. Hindi to bago guys. Second hand lang to. Ay hindi naman ako naghahangad ng brand new kasi guys, sobrang mahal ng brand new. Hindi ganun kaano ang presyo, sobrang mahal. Ito second hand dito guys sa Europe. Makakabili ka ng mga sasakyan. Basta affordable ang mga sasakyan dito, second hand. Hindi man kamahalan ang sasakyan dito. So ayun guys, pakita ko sa inyo. Ayan guys, ito ang aking first ever Ford, first ever car, guys. Ano ko muna sa kanya. Sobrang saya ko guys nung nabili namin to nung inananong asawa ko. Second hand lang yan. Ayan, may ano siya. Papasok tayo sa loob. Ayan. Mukhang bago pa siya guys. Mukhang bago. Maingat yung may-ari nito. Sabi sa akin, sabi sa amin nung may-ari na maingat sa sasakyan, pumili na siya ng bago. Kaya ingatan daw namin. Mahal na mahal daw niya tong sasakyan na to. Bagong-bago talaga siya guys. Tingnan. Saka doon sa loob. Bago talaga. Sobrang ingat kasi daw nung may-ari nito. Yan guys, na-open ko na yung susi niya. Tingnan natin. Pasok tayo sa loob. Dali natin si Jacob. Yan! Na-open na! Jacob! Ayan, ito guys ang aking sasakyan. First ever car. Madilim lang dito. Come here! Dali. So, ayun guys. Nandito na tayo sa loob ng aking sasakyan. Yun nga lang guys. Aray ko, nalilitik ako. Yun nga lang guys. Ayoko siyang paandarin o paanuin kasi baka mamaya eh may mangyari. Hindi ako ganun ka runong sa kotse. At ayokong mamaya bigla itong umandar doon. Ay patay tayo guys. Dito kami sa loob ng garage. Ayun, ganito lang kami. Kasi si Jacob nagabumbum. Bumbum, nag mong higitin na kiyan. Hindi marunong pa si ma. Hindi pa marunong si mama. Baka mamaya tumakbo tayo. Tanggalan natin kasi nahirapan ako lumingin sa seatbelt. So yun guys, nakita nyo na ang aking, ano to guys, bali, noong ko pa sana i-vlog to, wala lang akong time noon. Nangagat na naman si Jacob! Wala kaming time, lagi kaming nasa labas ng asawa ko. Kaya umitim kami. Gusto niya paandarin ko. No, Jacob, mommy can't drive. Mommy can't drive. Gusto niya paandarin ko. No, oh, Jacob, ganyan. Arang sige, gagatin mo na lang. Ginagat na naman ako. Jacob! Look niyo naman. Oh, bakit na bakit? Hindi mo pwedeng higitin yung kambyo. Ah, agat ka na naman. Bum-bum daw, bum-bum. Pip-pip! Pip-pip! Dama, brum-brum daw. Brum-brum. So, yun guys, napakita ko na sa inyo. Lalabas na kami ni Jacob. Ay, Jacob. Enjoy na enjoy siya. Enjoy na enjoy si Jacob. Labas na kami, guys.
Kasi magluluto pa ako ng aming lunch. So, ayun. Ilalak na natin to. Ah, labas na tayo. Wew! Hi! Diyan ka na, Jacob! Oh, may naiwan ako. Ayun, sombrero niya. Naiwan ko nga yung sombrero. Pero... Ah. Hi! Si Jacob. Enjoy na enjoy, Jacob. Enjoy na enjoy. Hindi pa tayo pwedeng bumiyay, Jacob. Wala pang license si Mami. Tara natin yung bintana. Wala pang license si Mami. Mahuli tayo ng pulis. Tara na! Let's go, Jacob. Let's go. Mama. Hindi pa pwede. Hindi tayo pwede. Walang license si Mami. So yun guys, nalako na. Nalako na yung sasakyan. Labas na kami. Nagpiling na kami. Nagpiling marunong mag-drive. So yun guys, andito kami sa labas. Gantang pagmastan, puro green. Green. Ayan. Ang init, sakit sa mata. Pag nagre-reflect yung salamin ng cellphone. So yun guys, andito kami sa labas. Pagmasdan nyo guys, puro green ngayon. Darating yung buwan na puro dilaw na yan. Tapos, mawawala lahat ng mga dahon. Mauubos lahat ng dahon. Tapos, darating na yung taglamig. Magpa-fog na dito. Wala kang makikita dito. Tapos, snow na. Ayan. Puro white naman. Ganon. Ganito ang buhay dito guys sa Romania. Diyos ko. Sobrang pag-a-adjust. Sobrang pag-a-adjust, guys. Number one, language. Iba yung salita nila dito, guys. Hindi English at hindi lahat ng mga tao dito nagsasalita ng English. Number two, sa pagkain, hindi lagi ditong kumakain ng rice. So, ikaw yung mag-a-adjust. Mag-a-adjust ka talaga sa pagkain. Pero, guys, lagi ditong kumakain ng meat, karneng manok, baboy, baka yan, makakain ka niyan, gulay. Tapos, number 3, yung sa weather. May time na, yung dadating yung summer, mainit, dadating lalo na yung winter, tapos yung taglagas, dun lagi nagkakasakit. Yun, yung winter, dun ka sobrang mag-a-adjust sa winter guys, at saka sa language, yun yung ano. And the rest, okay na, the rest. Sa pananamit naman, okay lang, same lang din sa atin, pero dito sa napuntang lugar, parang pagdating sa matatanda, parang mga conservative sila. Kasi parang mga sinauna guys, parang mga sinauna. Pero yung mga kabataan naman guys ay okay naman dito. Okay naman sila. Sa umaga dito, babatiin ka ng, ano, ng good day. Good day kung sa English. Pero kung sa kanila ay ano, namutan ko na. Basta, pag sinabihan ka ng nibu na ibig sabihin, you are crazy. Yun yung number one na natutunan ko. Yung nibu na. O nibu, nibu is sa lalaki. You are crazy boy like that. Sira ulo ka, ganyan. So, yun guys. Ay, nako. Ang init. Pero maganda pa rin. Mas gusto ko yung ganitong weather na mainit. Na hindi naman sobra. Kesa sa taglamig. Pag taglamig, hindi ka talaga makagala. Never ka makagala, guys. Hindi ka makagala. So, yun, guys. Papasok na kami sa loob. Kasi, nag-ano na si Jacob. Na, ano na siya. Naboboring na siya dito sa loob. Sa loob. Sa labas. So, kailangan na namin pumasok. Para, yan. Kailangan na namin pumasok si Jacob. Naboboard na siya. Board na si Jacob. Put. Ay, andito na kami. Masok na kami sa loob. So, yun lang guys. Ang video ko for today. At sa hindi pa dyan nakasubscribe sa channel namin, please mag-subscribe na kayo para maging part ka ng family namin, guys.
So, yun lang guys. Maraming salamat sa laging nanonood. At lalo sa laging nagko-comment dyan. Maraming salamat guys. And God bless you all. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe my channel. Bye! And hit the bell guys. Hit the bell. Bye!